bago nyo higpitan itong dalawa na to, kailangan i-press nyo to. Nakita nyo gumagalaw siya? Kasi pinipress ko yung lever natin. So, i-press mo lang yung lever, naka-fix. Then, higpitan mo to. Huwag mong bibitawan yung lever. Dito. Then, bitawan mo siya. Titignan mo siya ngayon kung may sumasayad pa siya o wala. O, kung makikita nyo, smooth naman siya gumalaw. Okay? At wala siyang sumasayad. Yo! What's up mga kalayas? Kumusta po kayo? Heto na naman ang inyong The Friendly Vlogger, Dr. KJ Fox, hashtag 09 motovlog at iba pa. So, on today's video mga kalayas, is magdi-DIY tutorial po muna tayo. So, may kwento ko lang, nung nakaraang rides namin is biglang nawalan ng preno sa likuran si Prince. Actually, so nasa biyahe kami and then pag-press ko ng preno is biglang umusad na lang siya bigla. So, meron siyang preno, hindi siya naputulan actually. So, once na ipipress mo yung lever niya, meron pa rin siya pero hindi na siya nagpipreno. So, nag-wonder ako upon checking is, ito yung nakita ko. Yon mga kalayas. So, makikita nyo dyan sa picture na yan mga kalayas na nagkaroon na pala ng lamat yung kanyang cable so sa gawing likuran niya. So, naisipan ko na gawan siya ng paraan actually. So, pwede pa siyang ma-refer. So, ngayon is isasama ko kayo at ipapakita ko sa inyo ang diskarte kung paano natin magagawa ng paraan once na ma-experience niyo yung same situation. So, ngayon is ipapakita ko siya sa inyo step by step and then at the same time is ipapakita ko na rin sa inyo at ituturo kung paano yung frapper na pag-adjust ng mga preno natin lalo na sa mga disc brake. So, kung paano yung adjustment ng mga pads nila, kung gaano yung clearance na mas maganda at saka ano yung sikreto para hindi siya sumayad. Kasi minsan maririnig natin na habang umiikot yung gulong natin is naririnig natin na sumasayad yung ating disc brake o yung rotor disc niya, tumatama siya dun sa mga brake pads. So yun is ituturo ko sa inyo sa video na to. So stay tuned lang kayo. And then para malaman nyo rin yung diskarte nga dun sa mga sitwasyon na halimbawa na magkaroon ng lamat ang inyong cable, basta sa gawing likuran lang siya is pwede pa rin siya mapaandar mga kalayas at mapaayos. So tara na, let's go, wag na natin patagalan at lalabas tayo sa labas at pupunta na natin si Trinx ngayon mga kalayas. Tara na, let's go! So, eto na si Trinx mga kalayas. So, na is lagyan na natin siya sa ating stand. So, eto yung sinasabi ko sa inyo, yung pinakita ko sa inyo kanina na naging problema niya. Kung mapapansin niyo dito is halos mapuputol na pala yung kable niya mga kalayas. So, eto yung naging dahilan kaya kahit pag pinrest ko siya, ihihatakin pa rin niya to pero hindi na siya nagbibigay ng tamang pressure para ma-stop niya itong ating rotor disc at yung gulong mga kalayas. So, ngayon is susolusyonan natin yan. Kung mapapansin nyo is mula dito is meron pa siyang mga around 3 inches. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin susolusyonan yan at mapapahaba to papunta dito mga kalayas. So, update lang. Papakita ko sa inyo at itatayo natin itong ating camera ngayon mga kalayas. So, ipapakita ko lang pala at sasabihin kung anong mga tools ang ating kakailanganin ngayon para dito sa ating pag-refer na to mga kalayas. Kakailangan natin ng martilyo, Allen wrench, at saka plies lang actually. So, the other tools is mostly din na ating kakailanganin. So, itong tatlo lang na to ang ating kakailanganin ngayon. So, tara na, umpisa na natin ang ating paggawa kay Trinx. So, ang unang kailangan natin gawin mga kalayas is kakalasin muna natin siya. So, nakikita nyo to. Ito is takip to actually. So, pwede mo siyang i-press. And then, batakin siya. Para matanggal. So, ito is pwede pa siya magamit mamaya. So, ipapasok natin ulit dito yung dulo ng kable para maging hindi siya maging sabog-sabog or busang-sang. So, itatabi ko lang to. Okay. So, after matanggal na ngayon is luluwagan natin ito.
So luluwagan natin to para ma-loosen natin yung ating kable. Okay? So pwede na natin yan itong hatakin. So kung mapapansin nyo, ayan no, parang dalawang hibla na lang yata. Oh, dalawang hibla na lang yung hindi napuputol. Kaya hindi pa humihiwalay ito actually. So yan yung naging problema niya ngayon. So ngayon is, kailangan tanggalin na muna natin ito para hindi na siya maging abala pag ilalabas natin yung kable natin mamaya. Dito mo kakailanganin actually yung martilyo para maputol mo to kasi matigas to. Ayan na lang yung dalawang natitira, mga kalayas. So, tingnan mo. Itong dalawang piraso na lang yung natira. Kaya hindi pa siya bumibigay ng magiging mawawala talaga yung preno niya. So ngayon is, babatakin na natin tong kable natin dito. So, yan. Natanggal na natin siya dito. Ngayon is, dadako tayo dun sa may harapang portion naman, mga kalayas. Okay? Bali, itong kable natin, mga kalayas, is actually, ayan siya. So, connected siya dito. Itong cover niya is hanggang dito lang siya. Mapapansin nyo. And then, lalabas siya dito nang open siya. So, pwede na natin itong batakin. Tatanggalin natin to. Okay? And then, connected siya dito. Papunta dun sa ating brick lever, mga kalayas. So, ang diskarte dyan, para makakuha tayo ng space dun, para dun sa may likuran natin na portion, is magbabawas tayo dito sa cable natin sa harapan. So, yaharap, punta tayo dito sa harapan. Yan. So, kung mapapansin nyo, medyo mahaba pa naman siya. So, dito is siguro magbabawas tayo ng around 3 inches. Tatanggalin muna natin yung kable, ilalabas natin siya, and then puputulan natin itong kanyang cover dito sa harapan para magkakaroon tayo ng space para mabatak natin siya ulit dun sa may likuran. Ganun lang kasimple, mga kalayas. So, kakalasin ko lang to and then ipapakita ko sa inyo yung paraan ng pagputol sa kanya, mga kalayas. So, update siya. Saglit lang, kakalasin ko siya. So, eto na siya, mga kalayas. Nailabas na natin yung kable dito sa may casing niya. So ito ngayon is puputulan natin siya ng around 3 inches gamit yung ating pliers. At saka ito rin is puputulan natin siya. Kita nyo is busang-sang siya, so hindi natin ito may babalik mamaya ng maayos. So puputulan ko pa ito ng mga around 1 inch siguro para makuha ko yung portion niya na maayos pa. Okay, so papakita ko sa inyo yung diskarte para maputol nyo ito kasi sobrang tigas nito actually. So ngayon is gagamit tayo ng plier. Kung meron kayong cutter, okay lang din yung cutter plier. So, i-make sure nyo na medyo okay yung talim ng ngipin ng cutter ng pliers ninyo. So ngayon is, iplalapat natin siya dito. Kung ipipress mo lang to, siguro kung malakas ka, okay lang. Pero para sa akin is, ang pinakamadaling paraan is, pupukpukin natin siya. Para makuha natin ng malinis. Yun. So, yan lang kasimple, 'di ba? Malinis yung pagkakaputol natin. So, mamaya ipapasok natin siya ulit dun sa casing ng cable natin. Is hindi tayo mahihirapan. So, ito yung pinagtanggalan natin. So, i-keep niyo to sa safe place kasi itatapon natin to pero huwag nating hayaan nang maging maikalat siya. Actually, maikalat siya diyan sa may floor natin kasi mahirap to, nakakabutas siya ng gulong, nakakabutas din ng paayan, mga kalayas. Okay? Okay, so dadako tayo dito sa ating casing. Ang unang gagawin natin is tatanggalin muna natin itong cover niya dito. So, ayan. Tatanggalin natin to. Minsan ito kahit kamay lang matatanggal siya, minsan plais. Plais na natin. So, iwasan lang siya na sobrang higpit. Minsan, kailangan mo rin siya sunugin para matanggal siya. So, kailangan mo siyang initin ng lighter. So, ang gagawin ko ngayon is, initin ko na lang siya sa kalan kasi wala akong lighter, hindi tayo nag-UC. So, ngayon is, puputol ako dito ng around mga 3 inches. So, tatansyahin lang natin siya. Sukatin ko rin din sa harapan saglit kung okay pa yung pag pinutol ko siya ng ganito kahaba, is okay pa yung laro nung manibela natin para sure tayo bago putol. So, I think okay naman, mga kalayas. So, ngayon is puputulin ko na siya. And then, mamaya iinitin ko yan para maibalik ko siya dito.
Yun, ganun lang siya kasimple. So, bali ganun lang siya kasimple. Tignan nyo, naputol na siya at clear siya. So, wala siya magiging bara mamaya pag ibabalik natin yung ating cable sa loob. So, ngayon, isa, iinitin ko lang saglit to para balik ko siya dito. So, same process lang. Initin mo to, tatanggalin mo siya, initin mo to ng konti, then ipapasok. So, kung may lighter ka, mas convenient. Pag wala, is pwede na sakalan. Okay? So, eto na mga kalayas. Kung mapapansin nyo is, naibalik ko na siya. So, pareho na sila merong cover. Ngayon is, ipapasok na natin siya ulit dun sa ating cable, mga kalayas. And then, dun ko na ipapakita sa inyo kung paano yung diskarte para naman sa pag-adjust ng ating mga preno para hindi siya tatama dun sa may ating rotor disc, mga kalayas. So, ilalagay ko lang saglit itong kable ulit dun sa harapan at babalik tayo dito sa likuran sa ating trabaho. Isang pahabol na tip pala, mga kalayas. Bago nyo ibabalik sa casing itong ating kable is lagi inyong lalagyan ng langis. At least once in a while, kalasin nyo yung mga cabling nyo at lagyan nyo ng langis para smooth na smooth yung kanyang galawan, mga kalayas. So, ito is normal na engine oil to actually yung gamit ko. So, in-improvise ko itong lalagyan na to para sumasakto siya dito. Kung papansin nyo, may papasok ko siya dito sa ating cable. And then, saka ko siya ipipress ngayon. So, pasok na pasok sa loob yung kanyang langis, mga kalayas. So, yun lang. So, lagi nyo lalangisan yung cable na yan para smooth yung pag-press nyo sa kanya at maganda yung galaw ng ating mga mechanical brakes, mga kalayas. So, okay. So, yan mga kalayas. Kung mapapansin nyo is, naibalik na natin siya ulit. So, eto na yung ating cable na pinutulan. So, makikita nyo na meron na siya ulit space dito. So, actually ito, pwede kong ilagay na lang siya at higpitan. Pero ipapakita ko ngayon sa inyo yung diskarte na halimbawa minsan maririnig nyo na may sumasaya dito. So kapag nagbabalik kayo ng preno, ang unang-unang gagawin nyo mga kalayas is luluwagan nyo itong dalawang tornilyo na to. Once na niluwagan nyo to, okay, saktong luwag lang. Okay, so yan. Ngayon is, makikita nyo na yung caliper is gumagalaw siya dapat. Okay? So, nagagalaw mo to. Yun yung isang importanteng bagay. And then, checkin mo rin yung clearance niya, yung layo ng mga pads mo. So, pwede mo yan ma-adjust dito. Meron siyang adjustan dito na isang Allen key. Pwede nyo siyang ilapit or ilayo. Kapag sobrang lapit is, luwagan nyo siya ng konti. Kapag sobrang layo naman is, higpitan siya ng konti. So, ganun lang yon. Okay? So, ngayon, isigpitan ko siya ng konti kasi nung nakaraan niluwagan ko siya para ma-i-adjust ko yung preno. So, ngayon, isipipress mo siya dito. Tingnan nyo, ang layo pa, oh. So, meaning malayo pa yung kagat niya. So, pwede ko pa siyang higpitan pa para at least mga nandito pa lang siya is nagbe-break na siya. Okay? So, higpit pa tayo. So, konti pa. I think itong clearance na to is okay na siya. So, ito yung gap niya. Konti pa. Yan. Ito yung layo niya dito. So, ganun lang siya kasimple. Ngayon is, ang discarte dyan, ilalagay na natin to. So, ipapasok natin siya ulit dito. So, ikaklam na natin siya. Batake natin siya. Make sure ninyo na nakaluwag na rin itong ating barrel dito na adjuster. Para mamaya, kung sakaling konting adjustment lang is, pwede na natin magawa dito. Okay? So, hindi ko pa hinihigpitan itong dalawa. Ha? So, ngayon is, higpitan ko muna siya dito. Yung ating cable. Itong barrel adjuster, ibalik nyo muna siya para mamaya is meron kayong chance na may adjust siya kung konti lang is hindi nyo na kailangan buksan dito. Dito na lang sa barrel adjuster niya. Ngayon, titignan ko yung timpla ng preno natin sa harapan kung okay na siya. So, sobrang taas siya. Ngayon, luluwagan ko pa siya ng konti. Ilalayo ko pa ng konti yung cable. Okay. Yun.
I think okay na siya. Ngayon, ang diskarte dito, mga kalayas, so ito, hihigpitan ko na siya ng diretso. So ito, hindi ko pa sila inigpitan. Makikita nyo, gumagalaw pa yan. So yun yung diskarte para hindi siya sumayad. Ngayon, bago nyo higpitan itong dalawa na to, kailangan i-press nyo to. Nakita nyo, gumagalaw siya. Kasi pinipress ko yung lever natin. So i-press mo lang yung lever, naka-fix. Then, higpitan mo to. Huwag mong bibitawan yung lever. Dito sa paraan na to, mga kalayas, is 100% sure na nakasentro yung disk mo dun sa pagitan ng pad. Okay? So, yan. Then, bitawan mo siya. Titingnan mo siya ngayon kung may sumasayad pa siya o wala. O, kung makikita nyo, smooth naman siya gumalaw. Okay? At wala siyang sumasayad. So, ngayon ay sihigpitan na natin to. Okay, and then double check na rin to kung mahigpit. Ito wala naman tong control, kumbaga, no, double check lang natin sila every time na magkakalas tayo. So, higpit. Ganun lang siya kasimple. Diba, napakabilis. Kapag dinala mo to sa shop, panigurado, sasabihin sa'yo, palitin na yung kable natin. At papabilan ka ng bagong kable, plus pa yung labor kapag ilalagay yan. So, napakasimple lang. Wala kang ginastos. Kaya-kaya mo yung gawin. Mga kalayas. So, ngayon is, ibabalik lang natin to. Actually, naputol na yung kabilang dulo niya. Pero napaka-importante kasi na meron siya nito. Ayan. Para hindi maging busagsag yung ano natin. Dulo ng cable at then seat din. Kapag naglilinis ka kasi tumama ka dito, sugat ang abot mo. So yun, naibalik na rin natin yung kanyang suporta, yung takip sa dulo ng cable natin, mga kalayas. So ngayon is titignan natin yung brake clearance nila sa harapan. So eto yung sa likuran natin, titignan nyo yung clearance niya, malambot at saka maganda yung play niya. At tignan yung clearance niya dito at saka yung sa likuran. Okay, so parehong pareho yung clearance niyan. Ganyan kasi ako, pag kahit sa motor is gusto ko yung clearance ng mga preno nila, lalo kung mga scooter type, is pareho yung harapan at saka likuran kapag pinres ko. Ayoko na lalamang yung isa or mababa yung isa. So, dapat is pareho sila lagi. Yun yung isang importanteng tip para mas komportable ka pumadyak, mga kalayas. So, ganun lang siya kasimple, mga kalayas. I hope na meron na naman kayong bagong natutunan. At naging napaka malaking tulong nito sa ating mga kabikers dyan na gustong gawin ang kanilang mga bisikleta, lalo na kung biglang nawalan ng preno. Same procedure din siya kung sa harapan, mga kalayas. Halimbawa ito, ang haba nitong casing nitong sa harapan na to, so pwede mo siyang bawasan. Same din sa adjustment, ganun lang din yung diskarte. So once mag-adjust ka ng preno, lagi mong tatandaan, luluwagan mo muna yung dalawang tornilyo, hayaan mong gumalaw yung iyong caliper, and then mag-adjust ka na sa gusto mong higpit. And then once na na-fix mo na siya, press mo yung lever. Ito yung pinapress ko kanina. And then, tsaka mo higpitan yung dalawang tornilyo. Sigurado nasa sentro yung preno, mga kalayas. So, sana muli is nakatulong na naman ang inyong kalayas, ang inyong Dr. KJ Fox sa inyo. At may apply nyo ito sa inyong araw-araw na pamumuhay kung sakaling kakailanganin nyo, mga kalayas. So, always keep safe.